inyong agahan. Ihahain ang pinakasaliwa at maiinit na balita. 100%! Mahal lang yung kamatis ngayon, di ba? Ayun, tapos bibigyan mo ng tatlong piraso ng sili. Ako, mahal lalo yung sili ngayon. Bakit mahal ito? Kasi mahal kita. Yay! Good morning, you're watching 100%. Usapang diretso sa punto. 100% balitaan. 100% komentaryo ng NFA. Yung gawin nga. Maging mura ang bigas, hindi naman kayo bumibili ng palay sa mga magsasaka. Uh-huh. Saan ibebenta ng mga magsasaka yung palay nila, di ba? Di sa mga laking bodega, yung mga trader. Ayan. 100% totoo. Kasama sina Jen Zumardiaga at Nelson Luba. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. 100% bahagi ng Net25 TV Radio. Ito na tayo sa kompleto. 100% leave sa Net25. Ito na ang favorito kong programa sa umaga. 100% with Nelson Lubao and Jen Zumardiaga. Ayon, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you today? Oy, Wednesday na po ngayon, araw po ng Miyerkules, Adyes sa buwan ng Abril, and it's a holiday. Yan naman talaga. Wala pa rin pasok mga estudyante at yung mga trabaho na nag-holiday, ha? Maliban sa amin. Ayun. At sa iba pang mga manggagawa na kailangang kumayod araw-araw. Ang sabi nga ng iba, isang kahig, isang tuka. Ayun, mabuti pa may natutuka ang mga manok, ha? At yung iba ay kusang pinatutuka. Pero kumakahig pa rin. Kaya trabaho po tayo, trabaho tayo. Kilos ng maaga para hindi po tayo malate sa ating mga patutunguhan, sa ating mga appointment at sa ating mga gagawin today. Simulan po ang araw natin ng masaya nakangiti. At para kompleto ang ating umaga, ay ihain na ho natin kaagad. Ito pa, mainit-init. Kahahango pa lamang umuusok pa ang ating pong mga tortang headline. Dito na tayo sa kompleto. 100% leaves the Net25. Ito na, kaso po ng pertussis sa bansa, umabot na sa 1,112. Dito na ang favorito kong programa sa umaga. 100% with Nelson Lubao and Jen Zumardiaga. Ayan, dami na palang pertussis, 1,112. Lockdown na ba? Lockdown? Dito na tayo sa kompleto. 100% leaves the Net25. San Enrique, Negros Occidental at ilang pang lugar sa Soccsargen, aba, nagdeklara na po ng state of calamity. You are watching the two most handsome men in the universe, Nelson Lubao and Jen Zumardiaga. Talaga naman. Here on Net25 and Radio Aguila. At MWSS, posible daw po magpatupad ng bawas alokasyon ngayong buwan. Tubig po ito, ha? Kung bababa sa 195 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Magnitude 6.7 na lindol. Tumama po sa Balut Island. Diyan po ito sa Davao Occidental. Malakas yan, ha? 6.7. Malapit na mag-7. Talaga naman. Ito na ang favorito kong programa sa umaga. 100% with Nelson Lubao and Jen Zumardiaga. Pangulong Bongbong Marcos bumiyahin na po papuntang Estados Unidos para sa trilateral summit. Kumusta naman kaya si First Lady Lisa Marcos, ha? Nagtatampo pa rin ba, First Lady? You are watching 100%. Samantala, 69% ng mga Pilipino pabor po sa pagbabalik ng ROTC program sa mga paaralan ayon sa isang survey. Good morning, you are watching 100%. Dito na tayo sa kompleto. 100% leaves the Net25. Samantala, bilang ng mga Pinoy na nasugatan sa lindol sa Taiwan, umabot na ho sa 11. Ito na ang favorito kong programa sa umaga. Sa ating mga pritong police report, kaso ng cybercrime,
patuloy pong tumataas. Dito na tayo sa kompleto. 100% leaves a net 25. At sa ating balitang probinsya, wildfire sumiklab sa Bulacan, Negros at Aklan. Magkakalayo ito, ha? Ito na ang Paborito Kong programa sa umaga, 100% with Nelson Lubao and Jen Subardiaga. Sa ating muna mang gisandong global news, magnitude 6.5 na lindol tumama naman sa Northern Moluccas Sea sa Indonesia. Dito na tayo sa kompleto, 100% leaves sa net 25. At sa ating namang Enceladang sports news, isang batang atleta sa Davao, kinilala po dahil sa kanyang sira-sirang sapatos. Kinilala. Tingnan nga natin mamaya yan, ha? Dahil sa sira-sirang sapatos, kinilala. Dito na tayo sa kompleto. 100% leaves on net 25. At dating sikat sa probinsya, magagandang tanawin at iba pang kaya ipinagmamalaki. Aba, nandyan daw ho sa Surigao City. Ano kayang ipinagmamalaki ng Surigao City, ha? Baka naman maliliit yan, ha? Dito na tayo sa kompleto. 100% leaves on net 25. Alas 5:07 na ng umaga. Bangon na, bangon na, bangon na, bangon na. Maghanda na ng almusal, mainit na kape. Ano man yan, abe, pagsalusaluhan ho natin. At kasabay ay alamin ang mga balita at impormasyon dito lang. Sa kompleto, walang labis, walang kulang. 100%! Ito na po ang mga patikim na balita. Appetizers, umakyat na sa 1,112 ang kaso daw ho ng pertussis o whooping cough sa bansa. Sa pinakahuling tala ng Department of Health mula Enero hanggang sa pagtatapos ng Marso, 54 na individual po ang nasawi dahil sa sakit. Oh, madami ha. Patuloy din ho ang pagtaas naman ng kaso ng pertussis sa mga rehiyon ng Eastern Visayas, Cagayan Valley, Caraga, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. You are watching the two most handsome men in the universe, Nelson Lubao and Jen Subardiaga, here on Net 25 and Radio Aguila. Posible naman daw magpatupad ng bawas alokasyon sa tubig ang MWSS this month. Aba, magbabawas ho ng tubig ang MWSS. Ito na po ay kung bababa sa 195 meters ang taas ng tubig dyan ho sa Angat Dam pagsapit ng kalagitnaan ng Abril. Eh kahapon ho 196.15 meters na lang ang water level sa Angat. Eh yan naman ang nagsusupply ng 90% ng kailangang tubig ng Metro Manila. Kaya pag nagkataon, aba, meron na tayong mga water interruption, ha? Pagbukas mo ng gripo, wala nang tutulo. Ayun, kasi eh, hindi ho tayo nagtipid ng pare-pareho, ha? Ito na ang Paborito Kong Programa sa Umaga, 100% with Nelson Lubao and Jen Subardiaga. Samantala, bumiyahin na po ang Pangulong Bongbong Marcos pa Estados Unidos para sa kauna-unahang trilateral summit ng Pilipinas, US at Japan. Pangunahan po ng Pangulo ang summit sa Washington, D.C. kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Isa po sa inaasahang highlight ng pulong ng tatlong leader ay ang joint vision statement ng mga ito. Nauna namang nilinaw ng Department of Foreign Affairs ay hindi ho pakay ng trilateral meeting na pag-usapan ang anumang bansa, ha? Walang pag-uusapan dyan na kung ano-ano mga bansa, kundi yung tatlong bansa lang. Ha? Kung ano ang gagawin ng tatlong bansa laban sa iba. Hindi, hindi yung gano'n. Kundi kung ano yung pagtutulong-tulungan ng mga bansang ito, ha? Kung ano magagawa nila, yan. Hindi ho sila maghahamon ng away. Okay? Okay! Dito na tayo sa kompleto. 100% leaves on net 25. Ayun, no? Alas 5:11 na po ng umaga. Bangon na, bangon na, bangon na. Gising na. Uy, wala nga palang pasok. Sige, tulog ulit. Tulog, tulog, tulog. Jen, good morning! Hoy! Anong papangin ba? Aid Mubarak.
Ah, oh, doon sa ating mga brother Muslims, ano? Sapagkat, ano ba yun? Idil Fitr. Idil Fitr. Yan. Uh-huh. End of Ramadan. Yan. Mapiya kapipita sa lahat ng ating mga brother Muslims na nakikinig at mga nanonood ngayon sa ating palatuntunan. Ano, ha? Ano man po ang inyong ginagawa, tuloy nyo lamang yan. Kami na po ang bahala sa balita at impormasyon. Ipaprioridad na po sa pagtalakay sa plenaryo ng Senado ang Senate Bill 2034 o ang Mandatory ROTC Bill. Ayon po mismo kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nangako siya kay Senador Ronald Bato de la Rosa, sponsor ng Mandatory ROTC Bill na sa darating na buwan ng Mayo ay araw-araw ang itatakdang pagtalakay at debate sa panukala sa plenaryo. Umapila po Zubiri sa mga kasamahang senador, bigyan po ng tsansa na maaprubahan ng Mandatory ROTC Bill, lalo't kumpiyansa siyang mas maraming senador ang pabor na ito po ay maibalik. Ayun! Eh kahit kami po hindi senador eh, pabor din kaming ibalik yan. ROTC, huh? Importante yan, mga kababayan. Huh? Yung daw magaling sa computer, sa cybercrime. Oh. Yung magaling sa mga kung ano-ano pa man, doon kayo sa medic kayo, ano ha? Kung kayo ay walang galing, magmarcha kayo maghapon. Ay, nako. Marami pa po kaming ihahaing mahalagang balita. Yun ang main course sa pagbabalik po ng 100%. You are watching the two most handsome men in the universe, Nelson Lubao and Jen Subardiaga. Here. Milyong pasasalamat sa inyo mga ka-Net25 dahil umabot ng 1 million ang mga subscriber ng Net25 YouTube channel. Let's subscribe together here on Net25. Ngayong linggo sa Sine Throwback. Ba't kasi natulog ka eh? Eh, tapos ako eh. Siyempre man, dapat matulog ang tao. Saka? Huwag madaling siya umuwi ah. Baka maunahan pa kayo ng nanay doon. Eh, damad-damad niyo! Ako, ibang! Ilahin natin yan. Ngayong linggo, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Hey! Get ready na mag-smile at mag-say cheese sa mga nakuna naming pranks at practical jokes na dapat niyong abangan this Saturday, ngayong Sabado. May Mystery Box Sip-Sip Challenge na napapawaki ang reaction ng mga taong tumanggap ng aming hamon. Hulaan niyo po kung ano po yung lasa ng ininom niyo. So, gay po ba kayo? Oo oh, yan! 1, 2, 3, sip-sip. Ayaw mo yan, Daddy. Ano kayo panlasa niya? Dahan natin. May gumagalang Ingliserong sosyal na pulubi na cashless kung manghingi. Ano 50 pesos? I tried to buy iPhone. Oh, back transfer! Credit card! Wala ang pera! Mayroon pera! Oh, QR code! I'll accept card reader too. I accept credit card! Basura man! Huh. Okay, 2.0. Nag-level up ang costume kaya level up yung ulat ng mga tao. All that and more, kulitan na tawa ng... 5:15 na po sa buong kapuluan. Yung mga bata, ay wala naman pasok ngayon. Wala. Patulugin nyo, hayaan nyo lumaki, ha? Pero yun hong mga nagtatrabaho, ay sinasamantala naman pagkakataong ito. Yes. Double pay, eh. Ayan. Kung sila po'y nasa construction, yun hong mga enforcer natin, ano, ha? Ayan. Eh, sana ho, padala nyo ng baon bago pumasok. Importante. Tuloy nyo lamang yan. Ito na po ang main course. Mga detalyadong balita. Good morning. You are watching 100%. Umakyat na po sa 1,112 ang kaso ng pertussis o whooping cough sa bansa. Sa pinakahuling tala ng DOH, Department of Health, mula Enero hanggang sa
pagkatapos ng Marso, 54 na individual na rin ang nasawi dahil po sa sakit. Patuloy rin daw po ang pagtaas ng kaso ng pertussis sa mga rehiyon ng Eastern Visayas, Cagayan Valley, Caraga, Central Luzon, Cordillera Administrative Region. 77% ng mga tinamaan, mga batang 5 taong gulang pababa, habang nasa 4% lamang ang adults o edad 20 pataas. Muli namang hinikayat ng kalihima mga magulang na pabakunahan nyo na po ang inyong mga anak. Sinabi naman ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo na posibleng magsagawa ng emergency procurement para hindi magkaubusan ng bakuna pagsapit ng buwan ng Mayo. Ang problema, Ajed, eh nagkukulang na raw-raw ho sa bakuna contra pertussis ng Department of Health. Ayon mismo sa DOH, nauubos na ang mahigit na 64,000 doses ng pentavalent o 5-in-1 vaccine na una na nitong ipinamahagi sa buong bansa. Kaya ipinagutos ho ni Health Secretary Ted Erbosa ang paggamit ng ibang bakuna gaya po ng diphtheria tetanus pertussis o DTP. DTP vaccine para hindi ho maputol ang immunization effort ng ahensya sa mga bata. Una nang inamin ng kalihim na posibleng magkaroon ng shortage sa pertussis vaccine sa Mayo. Hinihintay pa ng ahensya ang binili nitong 3 milyong pentavalent vaccines. Samantala, bumili na rin po ng sariling bakuna at antibiotic contra pertussis ang Quezon City. Matatandaan, ang Quezon City po ang kauna-unang lungsod na nagdeklara ng pertussis outbreak noong Marso. Oy, magandang umaga na sa kay Rusel Palible. Yung ating nagdepadala ng barako, barawang kape. Taga San ba siya, Cavite ba? Hindi, Santo Tomas, Batangas. Ayan, diyan ang barawang kape. Ate Rusel, kamusta na po kayo? Magandang umaga, ha? Sabayan niyo po kami ng higop ng mainit na mainit niya kaping barako sa lugar ninyo, ha? Sabi naman ni Carlito Malikan. Teka lang. Ba't wala pa kayo sa radyo? Sayang naman po. Ayun. Makikinig ata sa radyo, hindi napigil, no? Abayaan niyo po. Ayun si Kuya Jeremy. Kuya Jeremy! Wala pa tayo sa radyo. Agil na pa. Ayun, yun, sige po. Ini-start para po. Ini-start. Ano, ha? Pinapainit. Ayun. Sa iba pa pong mahalagang balita, inaasahan pong heat index mula 41 hanggang 44 degrees Celsius sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Ayon po sa PAGASA, maaring maranasan ang heat index sa 41 degrees Celsius sa Sanglib Point, Cavite, 42 degrees Celsius naman sa Cotabato City, Rojas, Capiz at San Jose, Occidental, Mindoro. Mararanasan naman ang heat index na 43 degrees Celsius sa Puerto Princesa, Palawan at 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Inaasahan din ang heat index sa 41 degrees Celsius sa Quezon City. Nako, Quezon City, 41 tayo, ha? Nako po. 40 degrees Celsius naman sa Pasay City. Ngayon yung araw na yan? Ngayong araw na ito. Nako naman. Kaya nagpapaalaala po sa publiko, gawin ang kaukulang pag-iingat laban sa matinding init ng panahon. Eh, buti na lang at holiday, ha? Yun na nga. Una tayo maglalabas, ha? Ayan. Naglabas naman ho ng kautusan ang Schools Division Office ng Lungsod ng Maynila kaugnay sa oras ng pasok sa mga pampublikong paaralan. Ayan. Sa gitna o ito ng matinding init ng panahong naranasan kung saan ay aabot na ho sa danger level ang heat index. Sa memorandum na inilabas ho ng DepEd, Maynila, ha? Manila City, tuwing alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali na lamang ang pasok sa eskwela sa mga public school sa lungsod ng Maynila mula April 11 mula ho yan bukas hanggang May 28. Inihikayat din ng mga paaralan ang baguhin ang class schedules kagaya ng pagsasagawa ng blended modality. Sa kabila nito, nakasaad din ho sa memorandum na kailangan pa rin ho mag-report ng mga teacher sa paaralan anuman ang modality para ma-monitor ang aktibidad ng mga estudyante hanggang matapos ang school year.
non-wearing of uniforms. Ah, hindi na rin ako pag-isod ng uniforme, Nelson, ha? Pinahihintulutan na po ng ilang higher education institutions sa lalawigan po ng Leyte. Ayun! Dahil po yan sa matinding init ng panahon. Pero dapat, may damit. Ay naman, kasi baka naman lubas kayo ng bahay ninyo eh. Ang atin pong imported na reporter, Cristel Fabik. Cristel Fabik, good morning! Pinahihintulutan ng ilang higher education institution sa lalawigan ng Leyte ang hindi pagsusuot ng uniform ng mga college students sa pagdalo ng kanilang mga klase. Ito ay dahil sa high heat index o ang matinding init na nararanasan ngayon na resulta ng El Nino. Ang mga nasabing institusyon ay ang Eastern Visayas State University Main Campus sa Tacloban City, Visayas State University Tolosa, Leyte Camp, at ang St. Paul's School of Professional Studies sa Palo, Leyte. Ang pansamantalang pagsususpindi ng pagsusuot ng school uniform ay nagsimula nitong Abril 8 at ipatutupad until further notice. Pinaalalahanan naman ng mga estudyante na habang may suspensyon sa pagsusuot ng uniforme sa paaralan, kinakailangan pa rin ang angkop na kasuotan habang nasa campus, magsuot ng naaayon sa mga pamantayang panlipunan ng bawat institusyon. Cristel Pisalbon Pabik para sa 100% Balita. Nadagdagan pa ho ang mga lugar na nakasailalim na sa state of calamity dahil sa El Nino. Nagdeklara po ng state of calamity ang bayan ng San Enrique sa Negros Occidental. Hindi ho makapagtanim ang mga magsasaka sa lugar dahil ho kapos ang tubig habang natutuyo pati na ho ang palaisdaan. Grabe ha? Umabot to sa 9.9 million pesos ang iniwang pinsala ng El Nino sa nasabing sektor. Nagdeklara na rin ho ng state of calamity dahil pa rin sa El Nino ang ilang lugar naman sa Sok Sargen. Kabilang ho sa isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Alameda at Alyosan sa Cotabato. Habang hinihintay na lamang ang ng OCD ang resolusyon mula naman sa bayan ng Alabel sa Sarangani matapos mag-abisong magdedeklara na rin ho sila ng state of calamity dahil ho sa matinding epekto ng tagtuyot sa kanilahong lugar. Dito na tayo sa kompleto, 100% leaves on net 25. Tumaas naman po sa 31 ang bilang ng mga probinsya na naapektuhan po ng tagtuyot ayon sa PAGASA. 19 sa mga probinsya na tinamaan ng tagtuyot nasa Luzon, Batangas, Laguna at Batangas pa po. Ayan. Dalawang Batangas po yan ha, para huwag kayong magkamali. Okay, saya tayo Batangas City. Ayun. Ano ito po ay apektado ng dry spell. Mahirap kasi ispellin yung dry eh. Oh, totoo. Kaya na dry spell sila dyan. Tuyot na tuyot eh, no ha? Ala eh, dry spell eh. 15 probinsya. Siyam na po sa Luzon, 2 sa Visayas, 4 sa Mindanao, ang nakararanas po ng dry spell condition. Dry condition naman dyan, ha? Ayan. Sabi nila dry spell, dito dry condition. Ayun nga pala, magkaiba nga pala yan, kailangan ha? Kailangan niya ng conditioner. Yeah. Ayun po sa PAGASA, ang El Nino ay mananatili hanggang sa buwan ng Mayo. Cagayan Valley, umabot na po sa mahigit 560 million pesos ang pinsala po sa agrikultura dahil po sa El Nino. Oh. Cornfield, yan. Maisan po ang may pinakamalaking pinsala na mayroon pong 32,166.95 metric tons na nawala sunod ng bigas, 3,657.95 metric tons. High value crops po naman, 80.33 metric tons. Cagayan Valley po, nangungunang producer ng mais sa bansa. Pag ano daw nila, Nelson, popcorn na. Popcorn na. Popcorn na. Luto na. Inihaw na mais po kayo dyan. Alaga ito, sobrang init po talaga. Grabe. Eto pa, mga kababayan, naligo na ba kayo? Wag na kayo maligo. Parang para may parinig, parinig itong mga ito. Posible na ho magpatupad ng bawas alokasyon sa tubig ang Metropolitan Water Works and Sewerage System ngayong buwan. Ito ay kung bababa sa 195 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam pagsapit ng kalagitnaan ng Abril.
eh malapit na ho talagang umabot doon dahil 196.15 meters na lang ho ang water levels hanggat kahapon. And 90% naman ang tubig na kinukuha natin ng Metro Manila dyan ho sa Angat Dam. Biruin nyo, 90% ang maapektuhan. Kaya muli hong pinapaalalahanan ni MWSS Division Manager Patrick Dison ang publiko, lalo na si PB, yan, oh, PB publiko, magtipid sa paggamit ng tubig. Bawas ng ligo. Ay, huwag kang masyadong buhos ng buhos, ha? Akala mo, doon at tumira sa CR. Yan na nga. Tapos, ayun, eh, ubos ho tubig natin dyan. Magpapatubad din ang MWSS ng bawas water pressure tuwing off-peak hours. Yan ho ay mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw para doon makatipid ng tubig. Ha? Kaya mahina ang tulo niyan, mga ganyang oras. Yan. Pinangangambahan naman na bumagsak pa sa minimum operating level na 180 meters ang water level sa hanggat kung hindi pa rin ho uulan sa mga susunod na buwan. Magandang umaga kay Kuya Sunny Publico at sa kanyang butihing may bahay. Ano, ha? Mga magulang po yan ni Ate PB Publico. Ay, kasama sila sa pinaalalahanan. Yan nga, ang publiko. Ang publiko family. Ha? Lagi kayo pinapaalalahanan. Kinilang-kinila sila. Ano, kinilang-kinila. Hinahanga din po ng labor groups na Trade Union Congress of the Philippines o ng TUCP pagkaroon po ng revisyon sa no work, no pay arrangement para sa mga nagpasyang mag-leave of absence dahil po sa matinding init. Eh, oh. Leave of sick leave nga yan eh. Yun na nga. Hinimok po ng TUCP ang Department of Labor and Employment na reviewin nyo naman ang umiiral na labor advisory sa work suspension dahil po sa weather disturbances. Ayon po kay TUCP Vice President Luis Corral, ang nasabing pamamaraan ay nag-aalis sa kinakailangang sahod ng mga manggagawa, lalo na po sa daily wage earners na nasa ilalim po ng no work, no pay arrangements. Pinapayagan po na nasabing advisory ang mga manggagawa na hindi pumasok sa trabaho dahil po sa extreme weather conditions. Gayunman, nakasaad din na walang regular pay ang manggagawa kung hindi siya papasok sa trabaho. Maliban na lang kung pabor ito sa pulisiya ng kumpanya o ng kanyang leave credits ay magagamit. Hiniling din po ng TUCP ng Sadole na baguhin na po ang aksyon na nakapaloob sa isang no work, no pay work suspension. Idinagdag pa po ni Ginoong Corral na dapat ipatupad ng gobyerno ang mga hakbang na pakikinabangan ng kapwa-employer at ng empleyado. Ayaw! Eto, mga Quezon City. Magpapatupad po si Quezon City Mayor Joy Belmonte ng mas istriktong kaayusan sa aplikasyon, pag-i-issue at paggamit ng PWD ID para daw humatugunan yung mga ulat ng pamemeke ng records. Ipinahayag po ito ni Mayor Belmonte matapos maaresto ang dalawang individual na meke ho ng PWD ID para sa mga residente ng Quezon City. Kasunod doon dito, nakumpiska ho yung mga peking cards mula sa ilang kliyente ng Quezon City Persons with Disability Affairs Office. Talaga naman, edi pinapeke rin nito yung mga disability nila. Malamang, ho. Hindi, pagka, wala ka namang kapansanan. Nako. Edi, kunyari-kunyarian, may disability. Nako. Inaresto ho ang mga individual dyan ho sa Santo Niño de Bagong Silang, Phase 1, Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City. Dahil ho, nag-aalok, bilhin na kayo, peking PWD ID. Doon ho sa complainant mula sa Quezon City, talaga naman ha, kinundin na anya ang mga individual na nameke ng mga ID para lamang pakinabangan ang diskwento at pribilehyo nito. Ibinabala naman ni Quezon City PD, QCPD Chief Brigadier General Pedrico Maranan na parurusahan ng mga lalabag dyan sa falsification by private individuals and use of falsified documents at Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayun. Nilalagay na bulag.
Oo. Eh, alino naman ang mata. Naku po. Naku, uh-huh. Para lang makalibre sa sine. Yeah. BWD. Garabi. Eh, huwag kong ganon. Yan, o. BWD ID, gagamitin mo sa, ano. Kasi marami nga namang servisyo, oh. Tsaka diskwento, ano ha? Ay, naku. Mamaya ako matuluyan kayo. Yan ang ating pangamba sa bagay na yan, ha? Mag-aalok naman daw po ang Government Service Insurance Program o ang GSIS ng isang scholarship program sa 2025 na nakatuon sa Science, Technology, Engineering, and Mathematics o ng STEM. Ayon po sa anunsyo ng ahensya, papalitan po nito ang kasalukuyang Educational Subsidy Program na na-phase out ngayong taon. Kahit daw po kasi na phase out na ang nasabing programa, makakatanggap pa rin ng scholarship ang mga kasalukuyang beneficiaries nito hanggang makapagtapos po sila. Sinabi pa ng GSIS na ang paglunsad ng STEM Focus Program o Scholarship Program ay makakatulong sa nation building maging sa pamumuhunan sa edukasyon. Ang naturang inisiyatiba ay hindi lamang isang pamumuhunan sa edukasyon kundi isa pong hakbang tungo sa paggayak sa mga bihasang professional sa mga larangan po kung saan kailangan ang kanilang kasanayan. Ayon! Dito na tayo sa kompleto. 100% Leave sa net 25. Ayan, nami-miss kong kumain ng balot dyan. Parang wala nang nagtitinda na ngayon ng balot sa gabi, no? Baka hindi ka lumalabas. Oo, yung sumisigaw ng balot. May narinig ako yan, tanghalin tapat eh. Tanghali. Ay, eh, napakainit naman yan. Ha? Yun na nga. Eh, sabi kaya, niya sigaw niya, mainit pa, balot, mainit ka. Yun. Talagang iinit ulo mo dyan. Eh kasi ako naman naalala yan. Kasi ho, meron ho isang magnitude 6.7 na lindol. Nako. Tumama ho dyan sa Balut Island sa Davao Occidental. Ayon sa B-Box, nangyari po ang lindol kahapon, alas 5 ng hapon. Eh, malakas ho yan, ha? Mm. Ito'y may lalim na 10 kilometro at tectonic po ang origin. Naranasan ang intensity 1, abay, mahina lang yung epekto, ha? Intensity 1 sa Alabel, Glan at Kiamba, Sarangani, Don Marcelino, Davao Occidental at Digo City. At Intensity 2 sa Malungon, Sarangani. Sa kabila po ng lokasyon ng lindol, eh, wala hong tsunami warning ang P-Box da batay ho sa naitalang dato. Malamang ang mga susunod na pangyayari dyan, yung mga isda. Ganun. Ang mag-evacuate sa dagat. Magluluta nga na naman. Magsasampahan na naman sa Pampang. Yun na nga. Mga isda. Ano kayang scientific explanation, Nelson? Bakit ang itlog, kapag kami lindol, nabubugok, no? Ganun ba? May totoo. Baka nakakalog, pagka nakalog. Ganun? Baka mababasag yung mga pula, ganun. Kung sensitive pa ba siya, no? Ay, naku. Minsan tatanungan natin sa mga ano yan. Scientifico. May mga ganyan pa nangyari. Meron mga ganyan. Sa amin, naalala ko nung nasa probinsya, oy, kunin nyo na yung mga itlog na bilim-lima. Ay, kunin nyo na yan. Mabubugok yan. Hindi yan. Pagka may lindol. Baka sensitive talaga yung ano, mga baby na nasa loob ng itlog. Baby chicks. Lalo kapag nililim-lima, ha? Oo. Ay. Kasi nasa stage na sila ng mabubuhay na eh. No? Yun na nga. Magkakrak na eh. Ay, ba't minsan ako inaalug-alugo naman yung pugad, hindi naman nabubugok. Ay, naka. Alas 5.34 na po ng umaga. Si Ate Filipina Ramirez Mercado ng Victoria, Laguna. Nelson, ha? Victoria, nako, Laguna. Nako po, umihigop din po ako ng mainit na kape. Ay, nako. Mga taga Ilocos Sur, Victor Kabuslay. Ayan. Sabi niya, ang sarap manood ng 100% habang humihigop ng mainit na kape. Eh, sabayan niyo po ng higop ng kape ang maiinit na balitang ihahain namin sa inyo, ha? At masarap dyan kung ano, yung meron kang sinasaw-saw-saw-saw. Matsakaw! Sa, sa kape mo. Ayan! Andiyan na ba si Kuya Obet? Oh. Ito na po ito, ha? Andiyan na po si Kuya Obet Badrin, ang ating kaibigan mula sa Pag-asa, DWST. Pakinggan niyo pong mabuti at ito'y gawin nating gabay sa maghapon, ano, ha? Kuya Obet Badrina ng Pag-asa, magandang umaga, Kuya Obet! Narito na nga ang lagay na ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, April 10, 2024.
Sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy na epekto ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko at ito magdadala ng generally fair weather, mainit na panahon pa rin sa malaking bahagi nating bansa at posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog. Samantala, dito sa may bahagi ng Batanes, posibleng medyo maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkid at pagkulog. Dulot naman ng frontal system, yung bangga na mainit at malamig na hangin na malapit sa may bahagi naman ng Japan. Samantala, base sa ating mga pinakahuling datos, wala pa rin tayong minomonitor na anong mga low pressure area. Marito yung chance na magkaroon tayo ng bagyo hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, partikular na dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon, itong area ng Batanes. Sa nalabing bahagi ng Luzon, asahan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, dulot yan ng mga localized thunderstorms. At asahan pa rin natin ang mainit na temperatura at agwat nga ng temperatura dito sa Lawag nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, mainit po, nasa 25 to 37 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 24 to 34 degrees Celsius. Hanggang 32 degrees Celsius naman sa Tagaytay, habang sa Legazpi, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Makikita natin sa Palawan at sa Visayas, inasahan din natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, nasa 25 to 34 degrees Celsius. Sa Iloilo, hanggang 33 degrees Celsius. Hanggang 33 degrees Celsius din dito sa may bahagi ng Cebu, habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog din ang mararanasan ng mga kababayan natin sa bahagi ito ng ating bansa, habang agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 25 to 34 degrees Celsius. Sa Davao naman, 25 to 35 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa ngayon nga, wala pa rin tayong nakataas na gale warning. Ligtas naman pumalawat yung mga sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Dito sa may extreme northern Luzon, katamtaman hanggang sa maalon ang maaaring aasahan na lagay ng ating mga karagatan. Sa ibang bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ang maaaring pag-alon ng ating karagatan. At narito na mga tinasahang panahon sa mga susunod na araw hanggang sa Sabado, patuloy ting inaasahan ng generally fair weather. Mainit na panahon pa rin dito sa May Luzon. Agwat ang temperatura sa Maynila in the next 3 days, 23 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 25 degrees Celsius. Sa Legazpi, nasa 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman sa Kabisayan, sa Metro Cebu, Iloilo, Tacloban City, patuloy ting inaasahan din yung mga isolated rain showers and thunderstorms at mainit at tanghali pa rin ang mararanasan sa mga susunod na tatlong araw. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo naman nasa 27 to 33 degrees Celsius at sa Tacloban City nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa mga kababayan naman natin sa Mindanao, dito sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, patuloy na makararanas sa mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa susunod na tatlong araw. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay 24 to 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 32 degrees Celsius, habang Zamboanga City, nasa 25 to 35 degrees Celsius. Bumisita lamang po at mag-follow sa ating sa X, sa Facebook, sa YouTube at para sa mas komprehensibo at mas marami pang impormasyon sa lagay ng ating panahon at klima. Makikita nyo rin po yung ating inaasahang heat index sa ating website pagasa.usc.gov.ph. Mula naman sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat si Kuya Obet Badrina ng Pag-asa DUST. Marami pa kaming yahaing balita. Magbabalik pa rin po ang 100%. We're watching 100%. Kasama ang dalawang gwapo. Tito Langsam. San Pedro, Laguna! This coming April 14 na!
alas 3 ng hapon. Halina't sama-sama tayong magkantahan, magsayawan, mag-games, at mag-enjoy. May mga inihanda pa kami mga giveaways and prizes para sa inyo. Gina, Gina kami! Gina kayo! Tara na, ubanimin ninyo maglipay-lipay kauban ng Starcada. Gina, Christmas! Abangan sa Lutong Daza, pagkain pampalakas. Mga recipes na dapat alam natin lahat para maalagaan natin ang husto ang mga mahal natin sa buhay. Chicken sotahon soup, aros caldo, chicken sopas, honey lemon salamat tea. Bata-bata, makalimutin lang. Kasama natin ang ating special guest, ang gwapong-gwapo na si Enzo Pineda na siguradong magpapasaya sa ating lahat. Kita-kits sa Lutong Daza. Together, Sunnet 25. Sunnet. Pilipinas! Buong mundo! Samahan nyo ang number one yung katandem tuwing umaga. Love, Tony Pet, and everything! Lunes hanggang Biyernes. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Live na live sa Radyo Aguila 1062 Mega Manila. Sunnet 25 at Sunnet 25 YouTube channel at Facebook page. Love, Tony Pet, and everything! This portion is brought to you by At ngayon, ihahain naman namin sa inyo ang Pritong Police Report! Arestado ng QCPD Police Station No. 8 ang isang lalaking nanghalay sa kanyang mismong anak-anakan. Nangyari na po ang pangahalay sa Antipolo Rizal noong 2022. Tumanggi namang magbigay ng pahayag akusado. Si Jimboy Tihano, may dagdag na balita. Jimboy! Arestado ng mga operatiba ng QCPD Police Station 8 sa San Jose del Monte, Bulacan, ang 37-anyos na lalaki na mayroong kasong 3 counts of rape. Ang biktima, mismong stepdaughter ng kanyang kinakasama. Based dun sa information, sir, ang kaso is 2022 ba? And itong suspect is yung stepdaughter niya yung biktima. Hindi naman po, sir, hindi na pumalag. Tapos nung binabasahan na siya ng karapatan niya ng mga tatauhan natin, hindi na siya kanisalita. Ayon sa pulisya, nang maisang pang reklamo, dito na nagpalipat-lipat ng tirahan ng lalaki. Nagtago sa Quezon City at Iloilo hanggang matuntun ang kinaroroonan nito sa Bulacan. Tumanggi na mamagbigay ng pahayag ang akusado. Sa ngayon, nasa jail facility na ng QCPD Police Station 8 ang lalaki. Nakatakda namang i-return ang warrant sa Antipolo City sa mga susunod na araw. Jim Tihano, para sa 100% balita. Pagdala Philippine National Police, nakipag-ugnayan po sa STI College para sa modernisasyon ng kanilang mga pulis. Archie Amado, balita! Umaaksyon na ang pamunaan ng Philippine National Police sa commitment nitong imodernisa ang kanilang hanay. Sa unang linggo pa lamang ng panunungkulan ni General Romel Francisco Marbil bilang hepa ng pambansang kapulisan ay nakipag-ugnayan na agad ito sa pamunaan ng Training Academy Incorporated o STI na isang ikilalang technology school sa bansa. Mismong sakting PNP Directorate for Information, Communication and Technology, Police Brigadier General Alan Noblesa ang nagpresenta kay Marbil sa mismong tanggapan ng STI sa Pasay. This happened because of the pronouncement, the speech of our newly installed Chief Philippine National Police, Police General Marbil, during his assumption last week that he would improve the ICT capability of the Philippine National Police. At yung dream talaga namin, magkaroon kami ng smart policy sa buong PNP para makatulong sa aming pang-araw-araw na trabaho. Dito ay pinag-usapan ng dalawang organisasyon ang mga posibleng trainings na pwedeng ipasailalim sa mga tauhan nito. Kaya po namin mag-recreate ng mga areas or specific areas na para mapunta po yung isang tao or pinatawag po natin immersion. So before sila pumunta doon sa area, pwede po natin
i-immerse yung tao para maging behavior niya at sa magiging normal niya kung paano talaga gagawin. It really improves the facilitation ng PNP for during an insertion and immersion. Matatandaang sa pag-upo ni Marville na ngako ito ng modernization sa PNP para labanan ang mga tinatawag nitong non-traditional threats o cybercrime. Archie Amado para sa 100% balita. Nagbabala po naman ang PNP sa mga sibilyang nagsusuot ng police uniform. Hindi ka naman police pero naka-uniforme ka ng police. Ito daw po'y matapos mahuli ng totoong police ang isang sibilyan na nakasuot daw po ng athletic uniform ng PNP habang nagsiselfie sa Paranaque City. Sinabi po ni Staff Sergeant Jeffrey Tupil na nakasakay siya ng bus nang makita niya ang 38-anyos na suspect na kinilalang si alias Jefferson sa Coastal Road noong Lunes. Pagdating daw po sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, nilapitan ni Tupil ang suspect at hiniling na ipakita ang kanyang PNP identification card na hindi naman daw po may pakita ng naturang suspect. Agad na nakipag-ugnayan si Tupil sa Substation 2 ng Paranaque City Police at nagpadala naman ng mga opisyal tauhan na nakahuli po sa suspect at dinala sa himpilan para sa documentation at tamang disposisyon. Mahigpit ay niyang ipinagbabawal ang hindi autorisado ang pagsuot ng PNP uniform at ang sinumang mahuhuli, mananagot po kasong usurpation of authority sa ilalim po ng revised penal code ng ating batas. Namang nagbabala ang Philippine National Police sa publiko na maging maingat sa online activity sa muling pagtaso ng cybercrime cases sa unang quarter pa lang ng taon. Sa pinakabagong datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, nakapagtala ito ng kabuuang 4,469 cybercrime incident mula po ito January hanggang March 2024. Mas mataas ng 21.84% mula sa 3,668 incident sa ika-apat na quarter ng 2023. Sinabi ni ACG Chief Major General Sidney Hernia na nanguna ang online selling scam sa listahan ho ng cybercrimes, 990 cases, sinundan ng 319 na kaso ng investment scam at 309 na kaso ng debit credit card fraud. Base kay Hernia, lumikha ang umiigting na pagdepende sa online platforms para sa pamimili, financial transactions at investment opportunities ng mas maraming potensyal na target para sa mga cyber criminals. Ipagpapatuloy naman ng PNP ang pagsasagawa ng komprehensibong pagsasanay, seminar at lecture para sa mga tauhang nakatalaga sa cybercrime desk para hasain ang kanilang kakayahan at matiyak ang mas ligtas na online environment. 5:49 a.m. At ngayon sa atin namang balitang probinsya. Wildfire sumiklab naman sa bundok Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Nandun po si Ryan Bernardino. Good morning, Ryan. Bandang alauna ng tanghali, nagmamataan na nasusunog ang tuktok ng bundok sa Doña Remedios Trinidad o DRT. Dahil sa matinding sikat ng araw ay madaling kumalat ito pababa ng bundok. Itinawag ito kaagad sa mga kalapit fire station, subalit dahil sa may kahirapan daan at mataas ang bundok, bahagyang natagalan ang pagresponde. Hindi kayang apulahin ng isang fire truck ang sunog, kaya mula sa Barangay Akli at DRT fire station ang nagtulong para maapula ang apoy. Bandang alas 6 ng hapon nang ideklarang extinguish na ang nasabing sunog. Bureau of Fire Protection sa Negros Oriental, nananawagan ho na naman sa publiko tumulong sa pag-iwas sa wildfire sa gitna ng matinding init dahil sa El Nino. Pearl Arias sa balita. Ang Bureau of Fire Protection sa Negros Oriental ay nananawagan sa publiko noong Lunes, ikawalo ng Abril, na tumulong sa pag-iwas sa wildfire sa gitna ng matinding init na bunsod ng El Nino dahil sa naitalang 17 grass fire noong nakaraang linggo.
Sinabi ni Superintendent Noel Nelson Ababon, Provincial Fire Marshals na noong nakaraang linggo, migit kumulang 10 grass fire at ilang structural fire ang naiulat sa kabisera at sa iba pang bahagi ng lalawigan. Tiniyak ni Ababon na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mabilis na matugunan ang lahat ng call-out na sunog, lalo na sa mga magkakasabay na insidente. Tinutulungan sila ng mga fire volunteer. Ayon kay Ababon, limitado lang ang kanilang mga kagamitan na kung minsan ay nababanat sa panahon dahil sa sabay-sabay ng mga insidente ng sunog. Ngunit, salamat sa ilang local government unit sa pamamagitan ng kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office ay may mga fire volunteer at water tanker. Sinabi niya na inatasan niya ang mga estasyon ng bumbero na palakasin ang kanilang kampanya, lalo na laban sa open burning dahil sa matinding init, at simula ng malawakang pagbabahagi ng impormasyon. Sa talaan ng BFP Negros Oriental, lumalabas na simula noong 1 hanggang 8 ng Abril, ay may kabuuang 27 insidente ng sunog ang naitala kung saan 17 grass fire ang naiulat sa lalawigan ng Mabinay, Bais, Sambuanguita, Basay, Dawin, Bakong at Bindoy. Kasama sa iba pang insidente ng sunog ang agrikultura, tirahan, pang-edukasyon o paaralan at isang sasakyang dimotor. Na ang sobrang init ng panahon ay nagpalala sa sunog. Hindi pa matukoy ang sanhi ng sunog sa damuhan. Gayunpaman, ito ay kadalasang inuugnay sa walang ingat na gawain ng mga individual, tulad ng pagtapon ng upos na sigarilyo sa mga tuyong lugar. Mula rito sa Negros Oriental, ako si Pearl Arias para sa 100% Balita. Grass fire pa rin, Nelson, ha, mga kababayan. Subiklab din po dyan sa Lezo, Aklan. Si Lads Ventura. Mayong aga, Lads! Sa kasagsagan ng init ng panahon, isang grass fire ang nangyari sa gawing ilog sa bayan ng Lezo, Aklan. Nagsimulang mapansin ng mga residente sa lugar ang apoy dakong alas 8:53 ng umaga na unti-unting umuusok at lumiliyab ang mga damo na mabilis namang kumalat dahil sa init ng panahon. Agad naman itong nirespondihan ng Numansya at Malinaw Fire Station kasama ang ibang mga fire personnel, kaya agad naman itong naapula. Wala namang gaanong naging pinsala ang apoy maliban sa takot at pangamba sa mga residente sa lugar dahil sa patuloy na nararanasang init ng panahon. Sa ngayon, patuloy pa ang imbestigasyon sa nangyaring grass fire sa nasabing lugar. Nagsasalita pa eh. Nawala eh. Samantala, apat na bahay naman nasunog ho. Natupok ng apoy sa Merida, Leyte. Rose Metran sa Balita. Rose. Apat na kabahayan ang natupok sa pagsiklab ng sunog alas 8 ng gabi nitong Lunes sa Chapon District, Barangay Poblasyon, Merida, Leyte. Makikita sa video na ibinahagi ni Kenneth Randall Montais na mabilis na lumaki at kumalat ang apoy sa mga kabahayan na karamihan ay gawa sa light materials. Ayon sa Bureau of Fire Protection, alas 8:42 ng gabi nang ideklarang fire out ang sunog, patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang posibleng naging sali ng pagsiklab ng nasabing apoy. Tinatayang aabot naman sa 50,000 ang halaga ng pinsalang idinulot ng pagkasunog ng nasabing mga bahay. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa nangyaring insidente. Nananawagan naman ang mga nasunugan sa lokal na pamahalaan na mabigyan sila ng agarang tulong. Mula dito sa Merida, Leyte, Rose Metran para sa 100% Balita. Sa Candelaria, Quezon po naman, suspect sa pamamaril at pamamaslang, arestado si Martin Banag sa Balita. Martin! Arestado ang sospek sa pamamaril at pagpaslang sa isang lalaki sa bayan ng Candelaria, Quezon. Nahuli ang sospek na si alias Ruel, rank 6, regional level most wanted person sa Calabarzon ng mga operatiba ng Candelaria PNP sa barangay San Isidro ng Aturang Bayan. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Brian Merino, hepe ng Candelaria PNP, nangyari ang pamamaril ng sospek ng 2018 dahil umano pinagkamalan ng sospek ang biktima na ito ang sumaksak sa kanya, kaya ito ay gumanti. Itong si
alias Rowel ay biktima ng isang hindi pagkaintindihan o nagkainitan sila that time. Ngayon, itong pinagsususpetsahan na sinaksak. Then, ito po'y sa pagkasaksak, ito'y gumante. Gumante na gamit po yung baril na ito po'y na kanyang binaril at napatay po yung biktima. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Merino ang mga nangyayaring murder incident sa bayan ay napapailan ng kaukulang kaso ang mga suspek at hindi sila titigil na masugpo ang anumang uri ng kriminalidad. Tayo po, ang Candelaria po ay gumagawa at gagawin po ang mga nangyayaring ganito na insidente dito sa bayan ay ginagawa naman po natin na ipailan sila ng kaso. Kundi man, bago po yan is gumagawa po nang tayo ng mga anti-criminality programs para hindi ho mangyari po ito. Sapagkat ganun pa naman, may nangyayaring ganun po, ay ito naman agad pinapile. At sila po yung talagang suspect dito. So pinapile po natin, so kagaya po nito, lumabas po yung warrant. At yan po nga po ay na-aristo natin. Martin Banaag para sa 100% balita. Lalaki arestado dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga sa Labangan, Zamboanga del Sur. Eric Bachelier sa balita. Sa pinaigting na intel operation ng Labangan MPS sa pangunan ni Chief of Police, Police Major Jun Ariapa, arestado ngayon ang isang individual na nagbebenta umuno ng ilegal na droga sa bayan ng Labangan sa Zamboanga del Sur. Kinilalang suspect na si Werner Camacho kung saan nakuha na ng mahigit kumulang 0.2 grams at isang 500 pesos na buy-bus money. Ang nasabing operasyon ang pinagsenip puwersa ng Zamboanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit ni Police Major Harry Velez at Labangan MPS. Maring maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 habang kasalukuyan ang nasa kustudiyan ng estasyon para sa tamang disposisyon. Nagpapaalala naman ng kapulisan na i-report kaagad ang mga individual na sangkot sa di umano'y kalakaran ng droga sa lugar. Eric Bachelor para sa 100% balita. 75 persons deprived of liberty o PDLs tumanggap naman daw po ng gawad pagtatapos. Aba, nakagraduate habang nasa bilangguan, ha? Diyan po sa Baguio City. Si Freddy Rolioda sa balita per day. Masayang tinanggap ng 75 person deprived of liberty o PDLs ang kanilang diploma o katibayan ng pagtatapos ng Asian Tech Hub Academy o ATA graduation ceremony na nailugsat sa Baguio City Jail Mill Dormitory. Kasama ang kanilang mga guardian at magulang ay maayos na pumila ang mga magtatapos para sa graduation march bago ang pagtanggap ng kanilang Certificate of Training Completion of the course na i-distribute sa pinakaabangang araw ng pagtatapos. Nauna dito ay pinangunahan ni ATA Director Mr. Dentan ang presentation of graduates habang ang pagkumpirma sa mga magtatapos ay pinanguna naman ni TESDA Provincial Director Ms. Arlene Cadalig. Samantalay nagpaabot ng pagbati ang pamunuan ng Baguio City Jail Mill Dormitory sa pangunguna ni City Warden Jail Superintendent April Rose Wandag Ayangwa para sa lahat ng mga nagtapos na PDL sa nailunsad na graduation ceremony sa naturang pitan. So sa ating mga graduates na contact servicing trainee, congratulations. And also sa family ng ating mga PDL, congratulations also. Na ipagpatuloy natin ang pagiging productive natin even when we are in this facility. Ayon pa kay Ayangwa, hindi hadlang para sa isang PDL na matupad ang isang pangarap na makakatulong sa kanya kung darating ang panahong makakalaya na siya at bilang isang individual. Karapatan niyang mapaunlad ang sarili na may pamalas ang kakayahan para sa kanyang kapakanan at sariling kabutihan. Yung matutunan niya dito ay gagamitin nila sa labas, no? Or even while they are inside the facility, magagamit pa rin nila ito para maging productive. So every time they are studying, meron silang na-earn a time allowance, no? So this is under our Republic Act 10.5. Maa-apply nila yung kanilang natutunan kasi ito yung mga learnings, no, na akma sa panahon ngayon. Next, pangalawa is that nagkakaroon sila ng allowance dito sa kanilang training, no, na naitutulong nila sa kanilang family. No, on the part naman ng ating BGMP, napakalaking po nito dahil ang ating mga PDL ay walang idle time. Wala rin silang time mag-isip ng anumang hindi maganda or magkakaroon ng incident sa loob.
Pinanguna naman ni na BGMP Car Regional Director Jill Senior Superintendent Attorney Kenneth A. Bidding kasama sina ATA Incorporated Director Dennis Calvin Ditan ang MOA signing para masolidifies at mapatatag palalo ang ugnayan o partnership ng BGMP at Asian Tech Hub Academy o ATA Incorporated kung saan ay makakatulong anila sa mga PDLs ng malaki para lalo pang ma-develop ang kanilang angking kakayahan at kaalaman na dadaloy sa bawat district, city and municipal jail sa Cordillera. Mula sa Baguio City, Fred Rulyuda para sa 100% balita. Samantala, DOH Eastern Visayas nagpadala po ng 21 volunteer healthcare worker sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Bakit ba? Anong gagawin nila doon? Mm. Rose Metran, ipaliwanag mo yan. Ha? 21 volunteer healthcare workers ang opisyal na ipinadala ng Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development bilang response team para sa measles outbreak response immunization sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa nasabing ahensya, layunin nito na mawakasan ang paglaganap ng tigda sa BARM at maprotektahan ang mga kabataan sa vulnerable communities. Ang pagpapadala ng response team ay nagsisibing tugon ng DOH EVCHD sa matinding pangailangan ng karagdagang personnel sa BARM dulot ng measles outbreak. Ang nasabing team ay pinamunuan ni Development Management Officer 4, Ms. Suzette Arcelias. Ang team ay nahati sa 4 na sub-team. Bawat isa ay binubuo ng 5 miyembro, 4 na nurse at 1 midwife na handang gumawa ng tangible effects sa larangan ng pampublikong kalusugan. Ang response team na ito ay pinadala sa Lanao del Sur at mananatili doon hanggang Abril 20, 2024. Ang kanilang misyon ay magsagawa ng measles outbreak response immunization sa loob ng BARM na pinupunan ang mga critical na kakulangan sa human resources habang naghihintay ang mga lokal na otoridad ng karagdagang tauhan. Mula dito sa Tacloban City, Rose Metran para sa 100% balita. Assistant Secretary Ana Carmela Ventura Remigio mula sa Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon. Bumisita daw po sa lalawigan ng Kalinga. Aba, tama na noo. Talagang hindi raw po magkamayo mga tao doon, Nelson, sa pagbisita ni ASEC. Talaga naman. Talaga na naglulundagan. Kakaibang balita yun. Kaya mga isda, naglutang. Si Leia Angelica Velo sa balita. Leia! Bumisita sa lalawigan ng Kalinga si Assistant Secretary Ana Carmela Ventura Remigio mula sa Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon at nakipagpulong kay Gobernador James Aduba. Ang layunin ay upang itulay ang agwat sa pagitan ng Malacañang at mga local government units, particular na nakatuon sa pagbibigay kapangyarihan sa mga lalawigan tulad ng Kalinga. Sa kanilang mga talakayan, inilarawan ni Gobernador Eduba ang kasalukuyang sitwasyon ng Kalinga na itinatampok ang mayamang likas na yaman, kultura, tradisyon, mga lugar ng turismo, potensyal para sa pamumuhunan at kahandaan nitong mag-alok ng mga puwang upang maging sentro ng rehiyon. Ang gobernador ay gumawa din ng follow-up sa patuloy na diskurso na nakapalibot sa Cordilleran Autonomy. Ibinahagi din ni Gobernador Eduba na ang autonomiya ay magbibigay ng kapangyarihan sa mga Cordillerans na hubugin ang kanilang sariling kapalaran sa pamamagitan ng paggawa ng mga lokal na patakarang sumasalamin at ayon sa mga itinatanging tradisyon na ginagawa ng komunidad bilang resulta ng isang produktibong pagpupulong at bilang tugon sa mainit na pagtanggap ng ngako si Remigio na itaguyod ang mga panukala sa pagpapaunlad ni Gobernador Eduba na tinitiyak ang pag-endorso ni ito sa mga ahensya ng pagpopondo. Sa pamamagitan ng mga ito, makatatanggap ang Kalinga ng kinakailangang suporta para sa paglago at pag-unlad nito. Ang pagbisita ay kabilang sa mga programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalapit sa mga serbisyo ng Malacañang sa local government units at grassroots level. Mula rito sa lalawigan ng Kalinga, Leia Angelica Velo, para sa 100% balita. Completo 100% leaves on at 6:05 a.m. Ito po naman ang ating Gisadong Global News. Tumama daw pong isang magnitude 6.5 na lindol Northern Moluccas Sea sa Indonesia. Ayon po sa Indonesian Geophysics Agency na BMKG,
walang potensyal para po sa isang tsunami. Kababa pong lindol ila sa lalim na 10 kilometro. Wala po naging agarang ulat ukol sa pinsala at mga casualties kung rin ang nangyaring lindol. Nag-aaralan naman ng Apple ang pagbuo ng mobile robots na isa ho sa mahakbang para sa pagdevelop ng mga bagong produkto ng kumpanya. Makakahikayat anya mga bagong produktong ito para marami pang tao ang sumama sa Apple Space. Sinabi ni Apple insider Mark Gurman na pinag-aaralan ng kumpanya ang mga personal robotics project. Nang isa dito ay ang mobile robot na susunod sa mga users nito sa kanilang mga tahanan. Oy, maglinis ka nga doon, robot. Ilabhan mo nga ito, robot. Yun, ako. Pinag-aaralan din ng tech firm ang testing ng AI algorithms na makatutulong sa robot sa pagpunta sa mga makalat na espasyo ng bahay. Ayun. At maging sa paghuhugas ng plato. Ako po. Oy, kakakain nyo lang maghugas nga kayo ng pinggan. Mami, may robot na tayo. Robot, yun na nga pala. Ligpitan mo nga yung mga kinainan namin, ha? Mm-hmm. Gayunpaman, sinabi ni Gurman na ang proyektong ito ay malabo pa sa dekadang ito dahil sa pambihirang hamong ito para sa mga engineers. Ayun. Diyan ako tututol sa'yo, Markman. Ah, bakit? Mabilis yan? May gumagawa na niyan. Ayun. Oh, late na yung Apple. Oh, mas nauna na yung guwaba sa'yo. Apple Space doon kasi. So sa Apple Space, mukhang wala pa ito. Pero yun sa ano, may gumagawa na. Ayun. Madali na yan. Mm-hmm. Yun nga sa amin, tagawalis namin, robot na eh. Ba? Hindi ba sa inyo? Tagalampaso nyo, di ba? Robot na rin. Umikot-ikot. Iyon na nga. Yung plato, madali na yan. Pag naunto, gumatas lang. Upusas ang Paikot-ikot yan. Hanggang sa ilalim ng kama mo. Mm-hmm. Diba? Wala nang alikabok. Meron nga yung umiikot-ikot sa mga airport kayo, robot, na nag-i-spray ng mist. Nag-mist. Nag-disinfect. Yan. Mabilis na yan. Sandali na lang yan. Nako. Baka within 5 years, may mga ganyan na. Iyan na nga. Mm-hmm. Ito pa. Congratulations, ha? Ba? Nahalal po kasi bilang bagong Prime Minister ng Ireland. Wow! Si Simon Harris. Oh, yeah, Simon. Yes! Congratulations! Natagal natin hindi nagkita. Ito pala, 37 anos siya, batang-bata. Kakaedad natin yan, eh. Dating Health at Higher Education Minister. Oo. Oh. At tinuturing ngayon bilang pinakabatang Prime Minister ng bansa. Yan, yes, Ireland. Pinakabatang 37. Prime Minister yan. Oh. Papalitan niya sa pwesto si Leo. Yung dati nating kaibigan. Si Leo Varadkar. Nag-resign yan, eh. Nag-resign. Nag-bituin ito. Nag-resign ako. Eh, siya ngayon, ha, itong si Harris, ang pang-16 na Prime Minister ng bansa, meron pong 5.3 na populasyon noong edad 20. Ito ay hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ayaw niya mag-aaral, no? Tako. Ayaw na mag-aaral sa universidad sapagkat nagtrabaho siya bilang political aid. Tumulong na lang yan sa mga politiko dyan. At alam mo ba, sa edad nitong 24. Oh, 24 years old, kakakwentuhan ko yan eh. Pero naharal siya sa parlamentaryo o sa parlamento. After namin magkwentuhan, ayun, na-elect agad. At tinalaga sa kabinete bago mag-edad 30. Yan, mag-edad 30, hindi na ako kinausap. Yan. Cabinet Secretary na siya ng Ireland. Busy. You know. Mm. Congratulations, Congratulations, Harris. Si... Ang pangalan? Simon Harris. Ayo, si Simon Harris. Yan. Ayan. Ang mga malalaki pa rin pong balita, ihahain namin sa inyo sa pagbabalik ng... 100%! Good morning, you are watching 100%. The Sinibata Video Festival. Alex Santos, kasama gabi-gabi sa mata ng Agila Primetime. Hey, get ready na mag-smile at mag-say cheese sa mga nakuna naming pranks at practical jokes na dapat niyong abangan
This Saturday, ngayong Sabado, may Mystery Box Sip-Sip Challenge na napapawaki ang reaction ng mga taong tumanggap ng aming hamon. Hulaan niyo po kung ano po yung lasa ng ininom niyo. So, gay po ba kayo? Oo oh, yan! 1, 2, 3, sip-sip. Kaya mo yan, Dali. Ano kayo palasa niya? Dahan natin. Ewa. May gumagalang Ingliserong sosyal na pulubi na cashless kung manghingi. Pero 50 pesos? Try to buy iPhone. Oh, back transfer. Credit card. Wala ang pera. Mayroon pera. Oh, QR code. I'll accept card reader too. I accept credit card. Basura man! Huh. Okay, 2.0. Nag-level up ang costume, kaya level up din ang ulat ng mga tao. All that and more, kulitan na tawa ng ngayong Sabado, alas 8 ng gabi sa Oh No, It's B.O. Beer only. Together, Dito na tayo sa kompleto, 100%. Favorito kong programa sa umaga, 100% with Nelson Lubao and Jen Subardiaga. At sa mga kabubukas lamang po na kanilang radyo, na kanilang telebisyon, ngayon pong Abril 9, no? Adjust na pala. Sorry. Pero hapon pala. Holiday pa rin. Yeah. Ayun. Dahil naman ito sa end of Ramadan. Mm. Ayan. Nung ating mga brother Muslims. Yes. Habang kayo na sa bahay, pakuya-kuya-koy, pahigup-higup ng kape, narito na po ang ating Tortang Headlines. Pangulong Bongbong Marcos bumiyahin na pa Estados Unidos para po naman sa trilateral summit. 69% ng mga Pilipino pabor sa pagbalik ng ROTC program sa mga paaralan ayon sa isang survey. Bilang ng mga Pinoy na nasugatan sa lindol sa Taiwan, umabot na rin po sa 11. At sa ating kansalada ng sports news, isang batang atleta sa Davao, Jen, alam mo? Oo. Kinilala dahil sa kanyang sira-sirang sapatos. Hindi pa nasira, hindi pa nakilala. Ayun no? Nga, problema sa atin eh. At sa atin namang sikat sa probinsya, magandang tanawin at iba pang kayang ipagmalaki ng Surigao City. Alamin po yan mamaya! You are watching the two most handsome men in the universe, Nelson Lubao and Jen Subardiaga. Oy, acknowledge ko lang ay nakatutok sa atin sa YouTube Live, Nelson, ha? Oy. Si Rosalinda Galion, ano, ha? Sabi niya, Nelson, pwede ba kaming umorder ng robot? Pwede. Yan ang magiging susunod naming negosyo ni Jen. Yan. Yung robot na pwede mong utusan. Yan. Bumili ka nga ng mantika sa kay Aling Lena. Malamang dyan tayo yayaman. Ano? Sa ating Irma Gallinger. Oy! Yun. Tuwang-tuwa po ako sa style niyong dalawa. Ano ba yan? Ay, nako. Basta yun, sabi natutuwa. Si Eden Sales at saka sila Jethro Japheth, ha? Yun. Mga classmate natin yan dito sa YouTube channel ng Radyo Aguila. Radyo Aguila Net 25. Ayun! Ito na po ang mga detalye ng balita. Bumiyahin na po ang Pangulong Bongbong Marcos pa Estados Unidos para sa kauna-unahang trilateral summit ng Pilipinas, US at ng Japan. Pangungunahan ng Pangulo ang summit sa Washington, D.C. kasama po sina U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Isa sa inasang highlight ng pulong ng tatlong leader ay ang joint vision statement na mga ito. Nauna namang nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi po pakay. Hindi pakay ng trilateral meeting na pag-usapan ang anumang bansa. Ang pinakalayunin ay niya ng summit, ha? Ay palalimin pa ang matatag na alyansa ng bawat bansa kabilang po ang kooperasyon sa ekonomiya para po sa economic resilience ng Pilipinas sa strategical at critical infrastructure. May bukod namang pagpupulong sina Pangulong Marcos at US President Joe Biden habang may nakalinya ring business meeting
ang Pangulo sa Washington, D.C. At bago umalis kagabi, Nelson, ay mukhang napakinggan yung ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Bakit ba? Anong ginawa ng Pangulo? Sapagkat bago umalis, oo, Dinate na po niya, ha? Si First Lady Lisa Marcos. Ah, dahil nagtatampo na nga daw. Oh. Dahil may dalawang date na sila na hindi siya sumipo. Hindi sinipo. Eh, saan na lamang sila nag-date? Sila po ay nagpunta sa concert ni James Taylor. Nandito pa si James Taylor? Yes. Meron pala silang concert sa may bahagi ng Pasay. Ayun. At ang sabi ni BBM, Love, napakinggan ko kasi yung dalawa, si Jen at si Nelson. Eh. Ang sabi ng dalawa, kakantahan ka daw nila. Ang plano daw, ang plano ko sana, after ko nang galing ng US, saka tayo magde-date. Yun nga. Eh, pero sabi ng dalawa, huwag kang pumayag na lumubog ang araw, may tampo sa'yo ang unang ginang. Yun naman. Eh, kaya dahil dyan, kinantahan niya ng James Taylor yun. James Taylor. Ano ba yung kanta ni James Taylor na ano? Yung ano, pasensya na po kayo, nakainom si James Taylor. Nalasing yata eh. Ay, naku. Ano sabi niya? Ano sigat na kanta ni James Taylor? Oh. When you're down. Ayun! And troubles. And you need some helping hand. Right enough. Even your darkest night. Yan. James Taylor, pare ko. James Taylor, yun eh. Ay, kaya ang sabi ng... First Lady. Ni Ma'am Lisa. Sabi ng Ma'am Lisa. You just call out my name. And you know wherever I am. Kahit nasa Amerika ang Pangulo. Eh, paborito pala ni Ma'am Lisa ang mga awitin ni James Taylor. Kaya hindi man binanggit ng Pangulo, nagpapasalamat sa ating dalawa, no ha? Yes. Ayun. Sabi, tama nga naman na niya. Sabi sa ganang mamamayan eh. Huwag mong palulubugan ng araw. Huwag mong palulubugan ng araw. Ang sama ng loob ng iyong may bahay. Yes. Ayun. Kantahan mo kagad. Eh, tamang-tama. Bago siya umalis, papunta ng Estados Unidos. Eh, may concert si James Taylor. Oh, yun na. Yung. Hindi na niya pinatagal. Ayun. Ay di, congratulations po, Ma'am Lisa. Pangulong Bongbong, ano ha? Huwag na kayo magtampo. Eh, 30 years na pa lang hindi nakakabalik ng Pilipinas si James Taylor. Ha? Ngayon lang uli nagbalik. After 30 years. So, tapos nanood pa ang Pangulo at ang unang ginang. Yun na sinasabi ko. Ay, nako. Kasi iba dyan, panay kung ano-ano. Ay, kami, at least mo, pinakikinggan tayo ng Pangulo. No? Ayun nga, Huwag din natin nasabi yan. Di, baka umalis ang Pangulo, may kim-kim na sama ng loob ang unang ginang. Ay, nako. Wala na kinantay, yun lang. Madami pa palang kinantay. Si James Taylor? Ayun. Kasi di ba yung kinantay yan? Kinantay na Tito Bikin Soto, di ba? Tito... Tito Bikin Soto. O sige, banatan na natin yan. Ayun naman, hinimok naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na isa buhay ang katapangan at katatagan ng mga bayaning nakipaglaban noong World War II sa harap ho ng patuloy na pagbabanta sa bansa. Sinabi ng Pangulo na ang mga hamon ng kasalukuyang kinakaharap ng mga Pilipino 82 taon matapos ang fall of Bataan, eh hindi naman gaanong malala. Nanawagan din siya sa mga Pilipino na manindigan sa kanilang mga kalayaan at prinsipyo, gawin ang mga gampanin na may dedikasyon at ipaglaban ang mas magandang buhay at kinabukasan. Sa kanyang Day of Valor message, sinabi naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hinahangad ng kanyang opisinang maituro sa bawat kabataang Pilipino ang halaga ng kasaysayan at katapangan ng ating mga bayani. Ipinagdiwangan niya natin ang mga Pilipino World War II veterans at parangalan ang kanilang paninindigan sa ngalan ng kalayaan. Bumisita po ang Pangulong Bongbong Marcos sa Renal Dialysis Center, sa Veterans Memorial Medical Center at nagbigay ng 150 million pesos para sa pagkuha ng isang magnetic resonance imaging machine. Kasabay ng pagbisita, nakipagpulong din po ang Pangulo sa mga staff ng dialysis center na binubuo ng 9 na doktor at 27 nurses.
Ang dialysis center ng VMMC ay nagbibigay ng serbisyo at gamot sa mahigit sa 200 pasyente. Binubuo po ng mga veterano ng World War II at mga retiradong tauhan ng militar at kanilang mga dependent ng walang bayad. Ayon po sa Presidential Communications Office, ang donasyon ay nanggaling sa social fund ng Pangulo. Ang pagbisita po ng Pangulo sa VMMC ay bahagi ng mga aktibidad para sa 82nd Day of Valor o Araw ng Kagitingan. Inutos naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagrepaso sa umiiral na separation benefits ng mga sundalong nagtamo ng permanent disability habang nasa tungkulin. Sa kanyang talumpati noong ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, muli pong inalala ng Pangulo ang mga kakilakilabot na dinanas ng mga sundalong Pilipino noong World War II nang bumagsak ang bataan sa kamay ng mga tropang Hapones. Sinabi niya na ang mga sakripisyo ng ating mga bayani ay dapat magpasigla sa atin at magpalakas ng ating pambansang kamalayan at ng ating diwang makabayan. Iniutos din ng Pangulo sa Department of National Defense at sa Armed Forces of the Philippines na suriin ang pagtugon ng kasalukuyang inventaryo ng mga supply at kagamitan ng militar. Dapat din daw matiyak ang kaligtasan ng mga sundalo sa pamamagitan ng pagkuha ng tamang mga gamit. Ipaprioridad na sa pagtalakay sa plenaryo ng Senado, Senate Bill 2034 o ang mandatory ROTC Bill. Ayon po mismo kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nangako siya kay Senador Ronald Bato de la Rosa na siya pong sponsor ng mandatory ROTC Bill na darating po na Mayo ay araw-araw nang itatakda ang pagtalakay at debate sa panukala sa plenaryo. Umapila po si Zubiri sa mga kasamahang senador na bigyang tsyansa na maaprubahan po ang mandatory ROTC Bill, lalo't kumpiyansa siyang mas maraming senador ang pabor na maibalik ito. Samantala, bagamat tiwala po si De La Rosa na maipapasa sa pagkakataong ito, ang mandatory ROTC Bill ay slim margin o kaunti lang ang magiging laman. Bahagi daw po ng priority measures ng Marcos Administration ang mandatory ROTC Bill na ngayon ay nakasalang sa ikalawang pagbasa ng Senado. Idinetalye naman sa isang survey ng Pulse Asia na nasa 69% ng mga Pilipino ay pabor ho na ibalik ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC sa mga paaralan. Ito po ay kinomisyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri mula December 3 hanggang 7 last year. Mula sa 69% ng mga respondents, 79% po ay Mindanao, 74% Visayas, 67% Metro Manila, at 63% Balance Luzon. 17% po ang tutol sa proposal at 14% ang undecided. Sinabi ni Zubiri na ang naging resulta ng survey ay patunay na may suporta ang publiko sa pagbabalik ng mandatory program na ginawang optional noong 2002 kasunod ng pagkamatay ng isang kadete. Hinimoka naman niya na bigyan ng pagkakataon ng panukalang batas na sapat ang proteksyon para maiwasan po ang hazing. Sa iba pang balita, bibisita po sa Pilipinas si New Zealand Prime Minister Christopher Luzon bilang bahagi ng 3-day country swing sa Southeast Asia. Nilalayon po ng pagbisita na mapalalim pa ang international engagement. Isasagawa po ni Luzon ang pagbisita sa Manila, Singapore at Thailand mula April 14 hanggang 20. Ayon pa po sa Prime Minister, ang patuloy na pagkapaunlad ng global relationships ay pakikinabangan ng ekonomiya ng New Zealand at nilalayon niyang ituloy ang ugnayang ito sa Southeast Asia maging sa buong mundo. Makakasama po ng Prime Minister sa kanyang pagbisita si Minister of Climate Change and Revenue Simon Watts at si Paolo Garcia na unang Pilipinong miyembro. Aba, galing ha! May Pilipinong miyembro na po pala ng New Zealand Parliament.
Pinuri naman ng World Food Program ang Food Stamp Program ng Pilipinas. Tinukoy ni WP Executive Director Cindy McCain ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program na inilunsad noong July 2023. Sinabi ni McCain na hindi lamang nilalayo ng programang wakasan ang kagutuman, kundi matugunan din ang malnutrisyon. Nilalayon din ang programang bawasan ang insidente ng involuntary hunger sa pamamagitan ng pagpapabuti sa availability at accessibility ng masustansyang pagkain para sa mga mahirap habang tinutugunan ang nutritional concerns. Dagdag pa ni McCain, mahalaga ang pag-intindi sa pagpapatupad ng school feeding program sa mga paaralan na maaaring maging self-sufficient sa katagalan. Nasa bansa po si McCain at dumadalo sa mga high-level meetings. Si McCain. Ah, ganun? Halos 2 milyong butante ang nagparehistro na po para sa 2025 midterm elections. Ayon po ito mismo sa COMELEC, ha? As of April 8, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, umabot na po sa 1,920,887 ang voters registrants. Calabar Zone po ang may mataas na bilang ng voters registrants na mayroong 350,923. Sinundan po ito ng NCR. Ganun din po ng Central Luzon. Nakapagtala naman ang Central Visayas ng 138,867. Ganun din po, sumunod yung Davao Region. May tala po naman sa Cordillera Autonomous Region ng mababang bilang ng mga registrants. Sinundan po ng Mimaropa at ng Caraga Region. Iniulat din po ni Chairman Garcia na maaaring igawad ng COMELEC ang kontrata sa Secure Electronic Transmission Services o ang SETS projects sa joint venture ng I-1 Resources Incorporated at Ardent Network Incorporated. Bukas po, Abril 11, taong kasalukuyan, nag-offer po ang kumpanya ng pinaka mababang bid na mahigit 1 bilyong piso para po sa automated voting. Pinumpirma po ng Department of Migrant Workers o DMW na umabot na sa 11 Pilipino ang nasugatan sa nangyaring lindol sa Taiwan. 2 overseas Filipino workers din po ang naulat na nasugatan. Ang isa sa mga Pinoy ay nagtamo ng strain sa kaliwang sakong. Ang isa naman ay nasugatan sa kamay. Ang 2 ay patuloy pang nilalapatan ng luna sa paggamutan. Tiniyak naman ng DMW na nasa ligtas na pong kalagayan ang mga nasugatan Pinoy. Tumanggap tayo ng report, 46 na Muslim persons deprived of liberty abay pinalaya po sa Bureau of Corrections. Report ni Archie Amado. Good morning, Archie. Hindi bababa sa 46 na Muslim person deprived of liberty ang pinalaya ng Bureau of Corrections. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., bumisita nitong nakarang araw si Presidential Advisor on Muslim Affairs Almarin Sentitela para alamin ang kalagayan ng mga Muslim PDL sa iba't ibang operating prison and penal farms sa bansa. Basean niya sa datos ng Bucor na may humigit kumulang na 3,014 na Muslim PDL sa iba't ibang operating and penal farms noong February 29, taong kasalukuyan kung saan 5.69% mula sa 52,950 kabuang bilang ng mga PDLs sa ilalim ng pagbabantay ng Bucor. Sa nasabing bilang ng Muslim PDLs, 1,121 ay nakakulong sa New Bilibid Prison, 752 sa Davao Prison and Penal Farm, 698 sa San Ramon Prison and Penal Farm, 202 sa Correctional Institution for Women, 144 sa Iwaig Prison and Penal Farm, 81 sa Sablayan Prison and Penal Farm, at 16 naman sa Leyte Regional Prison. Samantala, mayroon pang 23 ang inirekomenda ng Board of Pardons and Parole para sa Executive Clemency noong Abril 3. Archie Amado para sa 100% Balita. May inilaan namang 2.5 billion pesos na pondo ang Kamara para sa fuel subsidies ng mga driver ng pampublikong transportasyon. Tinayak ito ng Kamara kasunod ng pahayag ni LTO Board o LTFRB Board Chairman
Teofilo Guadis III na inaantay na nitong mailabas ang ipapamahaging fuel subsidies para sa mga driver para ho makatulong sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel at iba pang produktong petrolyo. Noong pong 2023, ang mga driver ng Modern Jeepney at UB Express ay tumanggap ng 10,000 pisong ayuda bawat isa, habang ang ibang chauffeur ng iba pang public transport ay nakakuha ng 6,500 pesos subsidies. Ang delivery riders naman ay tumanggap ng 1,200 at ang tricycle driver ay tig-1,000 habang ang mga magsasaka ay binigyan din ho ng 3,000 piso. Sa ilalim ng 2024 budget law, ang mga driver beneficiaries ay tutukuyin ng LTFRB habang ang mga beneficiaryong magsasaka naman kailangan nakalista sa registry system para sa basic sectors ng agrikultura. Pinaalalahanan po naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga operator ng public utility vehicles tungkol sa consolidation deadline, April 30. Itinakda po yan mismo ng Pangulong Bongbong Marcos, ha? Sinabi po ng LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na ang ibinigay na extension ng consolidation ng Pangulo ay huli na po ito, ha? Kahuli-hulihan na yan. Ang mga PUB operators na mabigong mag-consolidate ay aalisan na po ng prangkisa. Ang PUV consolidation anya ay unang yugto ng PUV modernization program at susundan naman ng fleet management bilang ikalawang yugto. Noon pong Enero, pinalawig ng Pangulong Bongbong ang consolidation deadline para sa PUVs matapos po ang demand mula sa unconsolidated PUV operators. Ang 3 buwan na extension ay layunin na magbigay ng pagkakataon sa iba pa na bigong mag-consolidate sa ibinigay na nauna pong deadline. Patuloy namang ginagamit ng mga commuter ang Pasig River Ferry Service bilang isang alternatibong transportasyon. Ayon sa MMDA, mula Enero hanggang Marso ngayong taon, Jen, na ba? Ang sumakay ho sa ferry, 46,497. Ang dami na, ha? Noong 2023, naitala ho ang 254,333 ridership ng ferry. Mataas kumpara sa nangyari noong 2022. Ang ferry services ay patuloy pong nagbibigay ng libre pala dyan. Oo nga. At alternative form ng transportation para sa mga commuter at naging malaking tulong ho sa mga pagkamit transport strike. Sa ilalim ng Pasig River Urban Development Project, tataasan pa ho bilang ng mga ferry na ide-deploy at magbubukas ng mga bagong istasyon sa Intramuros, Maynila at Bridgetown sa Pasig at Marikina. Isasayos naman ang PUP station. Magsasagwa din ang mga pag-aaral para malaman kung palalawakin ang Pasig River Ferry Service sa Laguna de Bay at Manila Bay. Oy, magandang umaga muna kay Kuya Jun Armada. Ayon. Diyan po sa Binondo, Manila. Kuya Jun, magandang umaga. Ha? Magandang umaga rin po kay Kuya Yeye Manawis. Ayon. Ng Pair Cargo na iya. Ayon. At siyempre po ang Kuya Vic, Vic ng Amadeo, Cavite. Ayan. Si James Taylor pala dyan ay 76 years old na. Ay, damatans na rin pala, no? Ay, naman. Tapos ngayon, ito, nagko-concert. Ibang klase. Galing, kayang-kaya pa. Oo. Kapag-gitara pa. Ayan. At siya pa ang naging susi para lalong manaig ang pagmamahal ng pangulot ng unang ginang. Talaga naman. Pero pa palang yan, may kwentong politika pa pala dyan sa pagko-concert ni James Taylor. Ah, ganoon, bakit? Kasi noon daw panahon ni Pangulong Duterte ay naka-schedule na rin siyang mag-concert dito sa Pilipinas. Oh, kaya lang kinansel niya. Ah, ganoon. Dahil may mga balita ngayon, mga yung extrajudicial killing. Ah, so anti-war, okay. Drugs. Uh-huh. War against drugs. Ayun. So no, hindi natuloy noon. Doon siya tumuloy. Ngayon siya pumunta. Ayun. Saka nabalitaan niya na si Taylor Swift ay hindi nag-concert ng Pilipinas. Kaya siya nalang pumunta. Kaya sabi, ako na lang. Bilang tatay niya, no? Total Taylor din naman ako. Ay, nako.
si Kuya Vic Dihan pala ng Amadeo Cavite, ang ating binabanggit kayo na. Kuya Vic, kamusta po kayo? Marami pa po kami ihahaing balita. Magbabalik pa rin po ang 100%. Good morning, you are watching 100%. Kwentuhang makaka-relate kay you. Menopause. Yes. Meron ka bang nararamdaman ng mga signs ng menopause? Menopause really happens. In my case, I had a condition called endometriosis. Oh. Miss Corina, ganda po ng hair niyo. Ano pong shampoo niyo? Mapa-senior man kay you. My apos are here. They're here with me and they give me such joy. And so, kung hindi ako magtatrabaho, how could I spoil them? Yes. O Gen Z? NAR is actually an accent from Australia. So like when you say no, you don't say no. They say NAR. Bida kayo dito. Chomai! So, let's just always choose to be kind. Kada umaga! Kaya ugaliin ang tumutok kung saan masaya at maganda ang simula ng araw. 10 a.m. to 12, Lunes hanggang Biyernes, kada umaga. Let's live together, Sunnet 25, Sunnet 25. Mga problemang may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano sa palagay niyo? Katiwalian at korupsyon sa kung saan-saan. Ano sa palagay niyo? Kalusugan. Ano sa palagay niyo? Edukasyon. Ano sa palagay niyo? Hanap buhay. Ano sa palagay niyo? Ang daming issue. Samahan ninyo sina Ali Soto at Pat P. Daza sa pagbusisi sa lahat ng iyan at iba pa. Ano sa palagay niyo? Year 3 na! Let's live together, Sunnet 25, Sunnet 25. Sa oras na alas 6:37, nato na po ang ating Ensaladang Sports News. Tinapos na po ng University of Connecticut ang isa sa pinaka-dominanting NCAA tournament run matapos talunin po ang Purdue score 75-16. Nagtala po si Tristan Newton ng 20 points at 7 assists para po sa UConn. Para naman sa Purdue, naglista si Zach Eady ng 37 points at ng 10 rebounds. Ito na po ika-anim na kampiyonato ng basketball program ng University of Connecticut. Itinumpok naman ng Department of Education Davao ang kwento ni Lawrence Datiles. Jen, ha? Si Lawrence ay isa hong grade 12 sprinter mula sa Santo Tomas National High School. Ang bilis tumakbo nito. Ba? Nagkamit si Datiles ng 5 gintong medalya noong 2024 Davao Region Athletic Association Meet. Eh napansin ho ng opisina ng DepEd ang kanyang sirasirang sapatos na tagpi-tagpi at itinahi lamang. Ang sapatos na yon ang naging trusted companion ni Datiles sa kanyang mga kompetisyon. Ayon sa DepEd, sinabuhay ho ni Datiles ang diwa ng isang atletang hindi mapipigilan ng sirasirang sapatos. Ayon, 5 gintong medalya. Huh? Eh, pero alam mo, Jen, karaniwan yan eh, no? Sa probinsya. Pag binigyan mo ng bago, baka hindi makatakbo ng ayos yan. Hindi, eh, oo. Yung mga... Natatandaan mo si... Si Aljay. Aljay. Oo. Oh. Oh, na magaling mag, ano, mag... table tennis. Table tennis. Ping pong. Oh. Walang nga sapatos yun eh. Nakatapak. Hmm. Di ba? Nung nagsapatos, nag-alangan, natalo tuloy. Oh. Pero ang husay. Yes. Eh, mukhang hanggang ngayon, eh, mahusay pa rin maglaro. Ha? Ayan. Pero wala nga pong suporta na natatanggap. Kung meron man, eh, hindi ho ganun ka-kompleto. Mm-hmm. Eh, kumbaga siya, patsi-patsing suporta lang. Wala. Oo. Kaya ang nangyayari, kapag nakita ng mga magulang at ng iba, magaling tong batang to, kaya lang walang suporta sa ano, dalin mo sa ibang bansa. Bako. Ayan. Katulad nung fencer dyan na babae ngayon. Ah, si Michelle ba yun? Oo, ngayon. Siya na yung representative ng ano, Scotia ba yun? Oh.
Sayang, sa South Africa na isang bansa doon. Nako. Mm-hmm. At ngayon, ito na. Puntahan naman natin yung ating segmentong sikat sa probinsya. Meron pala niyan. At ang ating pong i-feature ngayon ay ang magagandang tanawin na pinagmamalaki po ng Surigao City. Talaga naman, ha? Kapamalamalaki yan. Totoo yan. Baka maliliit lang yan, ha? Hindi lamang yung surfing, kundi magagandang tanawin. Meron pa. Yan. Diba? Yan kasi sa Siargao, di ba? Yung lugar na yan. Ito naman, Surigao City. Surigao naman. Ito. Yan. At iikot tayo. Ipapasyal yan. Tayo ng ating correspondent, si Jabes Juanite. Good morning, Jabes! Alam niyo ba na dito sa kinatatayuan ko, unang itinaas ang watawat ng Pilipinas sa Mindanao? Yes! Dito yan sa Surigao City na mayroong 54 na mga barangay, 21 rito ang nasa isla at ang 33 ay sa mainland. Samahan niyo kaming tuklasin ang nagagandahang tanawin, masasarap na pagkain at iba pang kayang ipagmalaki ng Surigao City. Isa ang Barangay Dayasan sa pinakamalapit na barangay na 15 minutes away by land lamang mula sa Surigao City. Dito makikita ang Dayasan Floating Village na tinaguri ang Little Venice of the Town. Dahil sa maliliit nitong daluyan ng tubig, ang mga bahay ay itinayo sa ibabaw ng mga patong-patong na bato na may wooden stilts. Dito rin sa lugar na ito, matatagpuan ang sikat na pasyalan, ang Kandoki Floating Cottage. Kandoki! Ta-join ka mo! Ten minutes lamang ang biyahe papunta rito, mula sa sentro ng barangay Dayasan via pump boat. Ang Kandoki ay may maraming mga water activities na sure akong ma-i-enjoy ng lahat, tulad ng kayaking, snorkeling, coral seeing, diving, sliding, fish feeding, mangrove tour, at island hopping. Ang kanilang mga pagkain naman ay isa rin sa mga tampok na gusto mong maitry doon. Nag-aalok rin sila ng bottle fight na iba't ibang klase ng seafood by your choice. Pero ang kanilang signature food ay ang sweet and spicy saang. Kung gusto mo rin mag-overnight, kasama ang pamilya, kamag-anak o mga kaibigan, ay nag-aalok sila ng overnight stay na may relaxing and peaceful ambience. Ito ay isa lamang sa mga magagandang tourist spot na may enjoy mo this summer. Surojunta ang lungsod ng Surigao! The City of Island Adventures! Tagalog Gajug! Sa Surigao City! Mula rito sa Surigao City, Surigao del Norte, ako si Jabes Juanite, para sa 100% balita. Ate Jabes, one of the schedule mo nga dyan yung buong 100% team, ha? Ayun, oo. Ipa-schedule natin dyan, ha? Surigao City? Yan. Medyo malayo-layo yan, ha? Isama natin yung taga-nom si Wek. Oh, para may magpipicture sa atin. Yeah, para may magpipicture tayo. Ako naka, ano tayo? Yeah, naka-swimsuit. Swimming trunk. Ayan, kasama ka na, Wek, ha? Ayun, o. Yung ating mga taga-nom para meron pa yung posting sa mga social media account ng Net24. Uh-huh. Yan.
Anong araw to, Christelle? Kat, i-schedule nyo na ha. Para kasi busy itong si Wick eh. Oo naman. Maraming schedule, ano ha? At ito pa ang isa, Nelson. Mga magsasaka, mga nagtatanim ng halaman, ng gulay, at iba pang mga puno. Gagawin? Ito na po ang susi. Ba? May susi na? Yan. Ba? Ito po naman ang 3G's Super Foliar. Ayun. Ito po kasi ang pinakamaganda, kompleto at balanced bio-organic fertilizer, certified na po ng Fertilizers and Pesticide Authority bilang plant and soil biostimulant ang nag-iisang fertilizer na. Ibig sabihin nito ha, certified po soil conditioner, growth enhancer at stimulant plant sa ugat, sa pananim at sa mga bunga. At alam mo ba, Nelson, ha? Mayroon na rin po itong organic insect repellent. Kaya, less abono, less insecticides, at fungicide. Ba? Pero ang maganda naman, mas madami po ang ani, mas mabigat ang bunga, kaya malaki ang kita. Ayun! Ito po ay pwedeng gamitin sa lahat ng klase ng pananim tulad po ng palay, mais, gulay, mga fruit trees at ng iba pa. Kumpleto na po kasi ito sa nutrients, vitamins at minerals na kailangan po ng pananim. Kaya maaari na pong bawasan ng 50% to 75% ang abono sa unang paggamit hanggang sa maging zero abono na. Yun. Hindi na abono kita na. Eh, hindi lang yan, ha? Maaari pong isearch sa Facebook page, sa mga FB pages ng 3G's Foliar. O pwedeng bisitahin ang kanilang main distribution center. Diyan po yan sa 52M Lorenzo Road, Purok 3, Barangay San Roque, San Isidro, Nueva Ecija. Ayan. Tawagan ang mga numero 0908-500-0831 para sa Smart o kaya naman na sa 0999-979-1248 o sa 0915-258-5550 sa Globe. Available also sa Shopee, Lazada, at TikTok. Ayun! Order na po kayo, 3G's Foliar, ha? Yan. At eto pa po ang isa. Ang nakatutuwang pang merienda natin, abay, nakatutuwang pang negosyo rin po. Abay! Punta na kayo sa pinakamalapit na Mr. Donut Brunch sa inyong lugar or mag-order via Grab or Foodpanda. Para po sa mga gusto mag-franchise, negosyo, para meron kayong dagdag kita, maaari kayong mag-inquire via email at Mr. Donut. fms@mrdonut.ph. Baka ito na ang susi ng inyong pagyaman, di ba? Ayun. Tayo ay makabawi sa mga hirap at kawalang kita. Malay mo yan, di ba? So, paano? Alam na tayo. Si Ate Eden Sales, binabati niya si Ate Camila Hashimoto ng Hamamatsu Japan. Nagbatian sila. Yan, ano ha? Feliciano M. Antonio, okay. Mula po naman sa Eastern Samar at Northern Samar. Ayan! Oo. Sabi niya, tuloy niyo po ang kanta. Yun, sinasabi ko na baka po bumuhos ang malakas na ulan. Ay, yun lang. Kala ko pa naman, natutuwa kayo sa kanta ni James Taylor. Yun pala, gusto niyo bumuhos ang malakas na ulan. Ay, naka. Eh kasi nga, speak up ulan, Nelson, mukhang maraming tao ngayon ang humihiling na umulan. Sa kanilang mga lugar. Oo nga. Mapawi po yung init. Eh, lalo-lalo rin sa mga may tanim dyan. Oo, talagang hirap na hirap sa tubig. Ah, ganun? Yung mga pananim, namamatay. Naku po. Oo, dahil sa kulang nga po sa tubig. Eh kasi nga, tubig, alam mo, Nelson, no? Sabi nga natin, dapat ito ang paghahanda ang mabuti. Ilang taon pa bago tumama ito, eh, sinasabi na ng pag-asa, oh, ito ha, ito na ganyan. Eh kasi sabi na, hindi, bantakin mo, ilang buwan pa bago mag-El Nino, binabaha pa tayo ng malalakas na ulan, di ba? Yun nga. Inasalubong pa tayo ng, kaya iba, parang hindi makumbisi. Eh ngayon po, ito na, tumatama na sa atin ngayon. Etong paghandaan natin, yung pagpasok naman ng La Nina, ha? Yan pa, dapat pa natin, ha? Ano naman gagawin natin sa sobrang tubig? Oh. Di ba? Eh, hindi dapat talaga meron tayong mga dapat iba. Dapat talaga nahaharness natin itong mga ito. Sayang eh. Kaya ngayon, meron pong Senate Resolution Ayan. number 986 okay. Na magkakaroon po ng investigasyon
in aid of legislation. Aba, imbestigahan, ha? Yes. Mm. Alam ko anong dahilan? Ano? Ang nararanasang water crisis ba? Sa ilang lugar ng ating bansa dahil po sa pananalasa ng El Nino. Ayun. At alam mo ba kung sino naghain itong House Resolution na ito? Sino? Si Super Ate, Senadora Amy Marcos. Okay. Nainis ata si Senadora Amy. Bakit nagkaroon tayo ng krisis sa tubig sa kabila daw po ng inisiyatiba ng gobyerno para sa maayos, epektibong paggamit ng pangangasiwa ng water supply? Mm-hmm. Nakakabahala ay itong mga bagay na ito na nakakaranas tayo ng problema sa tubig sa bansa na lalo para pong pinalala ng El Nino. Nako po, maalaala nyo ha, nagkaroon na rin po tayo ng panukalang batas na bumuo ng ilang ahensya ng pangangasiwa ng tubig eh. Isang departamento na, di ba? Department of Water. Pero hanggang ngayon po, itong batas, panukalang batas na ito, hindi umuusad. Parang walang may interest. Okay. O ngayon, ito na. Tumama sa atin ng El Nino. Tatama naman sa atin ng La Nina. Ang Department of Water, Nelson, hindi lang sa kawalan, kundi sa sobrang tubig din dapat. Ayun nga. Yan. Kaya tapos sa tingin ko, tama na papanahon po ito, ha. Eh, ang tindi po, ang dami nating water district. Di ba sabi nga, mga 60 ata, Nelson, ano ha, ang ahensya na tumututok po sa issue ng tubig. Mm-mm. Pero yung ahensya na yan, iba't ibang tanggapan ang nangangasiwa. Kaya kung ngayon, isang ahensya na lang ang mangangasiwa, edi mas madali. Di ba? Department of Water na lamang po yan. Ano ha? Ay, imbestigahan nyo po yan in aid of legislation. Sana ho, sa lalong madaling panahon. Kasi sabi nga nila, ang tubig ay buhay. Habang tumatagal pa at wala pong nangyayari, eh baka maubos na tayo. Ay. Di ba? Mawalan tayo ng buhay. Eto naman dyan. Ha? Oo. May wallet ka ba dyan? May pera ka ba dyan? Ha? Tingnan mo nga kung may bagong pera dyan. Ha? Medyo... May bagong pera pong inilabas ngayon. Ha? Ibang itsura, ibang muka. Kung perang pag-uusapan, medyo pasensya na muna tayo. No? Oh, eh, bakit mo ba? Aba, may pera na ho na ang muka ay si King Charles III. Ayan po, mga babayan. Baka naman di Pilipinas yan. Oh, yeah, sa UK. Sa UK. Kasi di ba yung pera nila doon, si ano pe, Queen Elizabeth. Eh. Tama. Eh ngayon, may bagong hari. Siya na po ang makikita sa pera ng UK. Ayun. Mula ho yan, gagamitin June 5 ang circulation, pero napresenta po ito kay King Charles ng bagong Bank of England governor na si Andrew Bailey sa Buckingham Palace. Ayun. Ayan, itsura ni King Charles dun sa pera, eh, bata pa. Sana magkaroon tayo nun, kasi malamang yun, magiging collector's item yan. Oo. Alam mo naman yung mga pera, di ba? Mga coin collector, bill collector, kung ano-ano. Ano, yan na kayo laki. Hindi nila tinitingnan yung valor ng pera kung magkano yan, piso, 10 piso, 1,000. Ang tinitingnan nila dyan, after how many years, mas magiging malaki ang preso niyan. Yun nga. Yun ang nakikita nila dyan. Ang problema sa Pilipino, hindi ho tayo pwedeng mag-collect ng mga pera-pera. Ha? Ah, gano'n. Kasi mayroong bill collector eh. Merong collector ng Meralco, collector ng... Yung sila yung una. Iba yung bill per collector. Mga collector ng mga bayan. Yan, Kaya pagdating sa atin, kumusta yung wallet mo? Eh, wala na. Nandun sa mga collector na lahat. Yan na nga. Ayan. Eh, maraming ano yan, ha? Kasi maraming marunong tumingin ng pera, no? Lalo mga misan, may depresya, wrong spelling. Ay, yung dati yung Gloria Macapagal Arobo. Ah, pagka, may depekto. May yun, Kasi hindi na siya ulitin. Yes. So, nagiging collector's item. Mm-hmm. Maraming mga humahanap yan eh. Yung rarity, yung rare na mga coins, yes. Bills, etc. etc. Kaya kung kayo ay kakaibang nila lang, malaking bagay ho yan. Malaking value ninyo. Ayan. Diba? Ganun ba? Oh. Iba kasi kinahihiya eh. Oo nga. Pero malaking value ho na yung defect. Kakaiba eh. Ayan. Kahit sa painting eh, di ba? Mga ganyan. Diba si Mona Lisa, di ba? Oo. Wala lang. Nasa atin lang namin. Ay, nako. Paano? Ha? Mga taga Sagana Condo. Ayun. Wala hong kasawa-sawa ang buong pamilya rekto. Ayan. Yan ang sinasabi natin. Uh-huh. Pinansekretary yan eh. Uh-huh. Ralph Rekto? Uh-huh. Nasa Sagana Condo? At siyempre po ang Kuya Abet Malate, ang kanya pong buong pamilya, ang Ka Junel Pahalia. Ka Junel, kamusta po kayo? Magandang umaga sa inyo, no ha? At mga taga-riyan din po sa bahagi ng Doña Faustina Housing. Ayan!
si Kuya Teo Tapping. Mm-hmm. Yung aking best friend. Oh, hey, si best friend Teo. Best friend Teo, good morning! Ang buong pamilya Tapping po na nakikinig din sa ating palatuntunan, ha? At syempre po si Tatay Juan at Nanay Vilma Mercurio diyan po sa Kanaynayan, Santa Cruz, Zambales. Maabigya Buklas po. Ayan. Ang mga taga Barangay New Era, Dasmariñas, Cavite. Pamilya Galapate. Ayan. Talaga lang. Eh, holiday ngayon, di ba? Oo. Hindi siya makauwi. Ipit eh. Hindi makauwi si Vice. Sabi, may Webes pat Biyernes. Yun ang. Saka kulang pa rin yung pondo. Baka pag uwi daw niya, hinagpis ang may uwi, hindi ligaya. Ay, talaga naman. 6:55 ba ito na po ang palatuntunang 100% Ito na ang Caborito Conca Grado sa Umaga. 100% with Nelson Lubao and Jen Subedio.